Hello, hello mga bro. So ito, TMX Supremo. So palitan na naman ang flats lining dito. Okay. So ito, ituturo ko kung paano magpalit ng flats lining ng Supremo. Okay, para sa mga gustong magmekaniko. So subscribe lang kayo, panoorin nyo para madaman nyo. Okay. Okay, una, tanggalan natin ang langis. Tanggalin natin yung drain plug sa ilalim. Okay, ito. Okay, next, tanggalin natin yung kickstarter. Okay. Tanggalin din natin yung flux cable. Okay. Okay, linisan din natin para matanggal yung mga buhangin na nakakapit sa makina para hindi pumasok dun sa loob ng makina. Okay. Okay lang. Katapos, tanggalin natin na yung mga bolt. Ay ko. Po. Yan. Okay, kailangan pag tinanggal natin yung tornilyo dito. Yan, pag tinanggal natin yan, ilalagay natin sa isang lalagyan. Kailangan naka-file ng maayos or nakasunod-sunod. So, bakit? Dahil kapag nagkaiba-iba yung pasok ng tornilyo, masisira yung thread. Okay? So, kailangan kung saan ang galing yung tornilyo na tinanggal natin, yun din ang ibabalik natin para yung thread niya hindi masisira. Diba? Okay, para yung motor natin, kahit ilang taon yan, walang damage, walang sira. Diba? So, impak-impakin lang para bumitaw yung gasket. Okay, tanggal na natin yung cover. Okay, so tatanggalin na natin to sa oil pump regulator. Diyan, so tatanggalin natin takip. Tanggalin natin tatlong tornilyo. Ilalagyan lang natin ang kalang dito. Kaso lang, kaya lang dapat maingat tayo sa paggawa. Okay? Tapos pipitik lang. Yun, okay? Sunod, ito yung tatanggalin natin. Okay, lagyan natin lang. Okay, tanggalin na natin. Kailangan maingat sa pagtigil. Okay. Luag. Okay, very simple lang. Okay, tanggalin natin yung pressure plate. Kasama yung flex lining. Flats plate naman, paano pagtanggal natin, ganun din pagbalik. So, ilalagay natin sa isang lalagyan na magkasunod. Okay? Maayos yung pagka-arrange sa file. Para pagbalik, ganun din. Okay? Okay, ito yung pantalit natin na flats line ng original ng Honda Supremo. Okay, pantalit natin yung flats line ng muna bago yung flux plate. Okay, tapos flux lining na naman bago flux plate na naman. Okay, ganun lang yun. Paano pagtanggal? So inasundan nyo natin para. Okay, so lagay na natin lahat ng flux lining. So kailangan sa paglagay ng flux lining, mayroon pala tandaan yan. So, yung lahat ng number niya, kailangan mag,
may number dito, kailangan magkaka pantay-pantay. Ayan. So, kailangan magkapantay-pantay, hindi pwede magkaiba-iba yan dahil so, ito tulad nito, pressure plate. So, ito meron ding timing mark. So, kailangan nakapantay din yan dun sa takip. Kasi
Lagyan na natin. Sting natin. Tadyak-tadyak muna. Para sigurado na walang sabit. Tapos on natin yung switch. Ignition switch. Yan. This time. Ayos. Okay, so testing na natin to yung cambia primera. Okay, that's natin sa primera.